Hello everyone, ang i-share ko sa inyo ngayon ay aking dinding-ding version ulit. Ito ay sari-saring gulay. Ito ay tinatawag naming dinding-ding or inabraw. Yan. Ang ating mga ingredients, meron tayong puso ng saging at saka yung langka. Ang ginagawa ko rito, yung puso ng saging at saka yung langka ay nilalaga ko muna sa tubig at saka asin para hindi siya mapakla. Pagkukunti lang, okay lang. Pag ganitong medyo madami na, ay nilalaga ko na ng asin. Or bababad ko muna sa asin, saka ko ilaga ulit sa asin para hindi siya mapakla. Kasi may aftertaste ito pag yung masyado ng marami na igugulay mo. Kaya ang ginagawa ko rito, ang sikreto ko rito, nilalaga ko muna sa asin. Tapos hugasan mo siya ulit. Kaya ganito na yung kulay niya. Kasi ito hindi siya binabad sa... May ginagamit silang pambabad para hindi may mangitim. Pero ito kasi natural lang yan. Kaya ganyan yan. Meron tayong kamote. Ito yung dilaw. Meron akong mais. Kulay puti yung mais. At meron akong mani. Hindi ito hilaw, kundi kumuha lang ako sa nilaga ko. Tapos lalagyan natin siya ng saluyot, at saka spinach, at saka yung ampalaya. Ang una rito, ang ginagawa ay nilalagay muna yung mga sahog niya para pakuluan siya ng matagal. Mas masarap, mas pag matagal yung pagluluto, mas masarap. Lalagyan natin siya ng isda, na pritong isda. Lalagyan ko siya ng hipon. Ang mga ito ay pakukulaan lang natin. Nalagay natin yung kamatis, ang bawang at saka luya. Bakit may bawang at saka luya? Mas masarap po yan at saka yung benepisyo na bibigay niya sa ating katawan. Yan, ang luya ay saka bawang ay napakaganda sa ating katawan. Tapos lalagay na natin ang ating ito, pakukuluan natin siya rito. Sasabay na natin kasi matagal itong maluto. Kahit na napakuluan na siya, hindi pa siya gaanong luto yan. Napakuluan lamang siya. Kaya ito muna yung ating ilalagay. Mas matagal itong maluto. Kailangan ito lutong-luto. Ang ginamit kong sabaw pala rito ay ang aking pinagpalambutan ng baka. Yan. Kung wala, okay lang. Kung sabaw sinaing, okay lang din. Ayan, pakukuloan natin mga to. Gagamit tayo ng patis. Kung mayroong isdang bagoong isda, okay lang yon. Kung wala, okay lang yan ang asin. Ay, asin or patis. Kasi maglalasa na yan. Masarap na yung lasa ng sabaw niyan, kasi yung mga sahog niyan. Dahil wala akong bagong isda, patis ang aking ginamit. Yan, tapos mamaya lalagyan na natin ang ating pag kumulong siya, lalagyan na natin ang ating ibang ingredients, yung kamote, yung mais, at saka yung manipak. Tatakpan muna natin siya, tapos pakuluan natin. Mas matagal, mas masarap. Balikan natin yan pag kumulo na siya. Ito ay hindi ginigisa. Nakita ninyo. Puro boil lang ito. Yan, pakukuluan mo lang siya. Mas matagal, mas masarap. Balikan po natin yan. Yan, balikan natin. Nakita nyo kumukulo. Ito ay hindi pa yan luto. Pinapakuluan lang natin. Hayaan lang natin na kumulo ng
kumulo. Mabawasan natin yung sabaw niya. Mas matagal, mas masarap. So, ilalagay natin yung kamote. Yung mais. At yung konting mani. At yung saluyo. Ang saluyo ay kailangan siyang maluto na maigi. Yan ang dinding-ding or inabraw. Hindi pwede yung parang kamote lang na nilalaga. Kailangan maluto siya ng maigi para hindi magreklamo yung tiyan. Kailangan niyang maluto kasi nakakasira ng tiyan pag hindi masyadong luto yan. 10 pisong taling saluyo lang yan nilagay ko. Yan. Pakukulan natin siya ulit. Habang kumukulo yan, ating takpan ulit. Tapos, babalikan natin siya ulit. Dahil lulutuin pa natin yung maigi. Yan, kulo-kulo lang yan. Yan ang dinding-ding na brow. Balikan po natin. Kan, nakailang minuto na rin tayo. Mas matagal, mas masarap. Ayan. Ang bango, napakabango. Mas mabango or mas masarap kung ang yung sahog ay inihaw na isda, inihaw na bangus, inihaw na tilapia. Yan, ito ang ating dinding-ding ay nilagyan lang natin siya ng patis para kung ayaw mo ng bagoong o kung may allergy ka sa bagoong, pwede ang patis. Ayan. Napakasarap po ang langka na lutong-luto na siya, malambot na siya. Yung kamote, kukuha ka lang ng iba, magdudurog ka. Tapos, sutikman natin. Gayahin nyo na po at ito ay napakasustansyang pagkain. Pinapakuluan lamang siya. Ano bang titikman ko rito? Ating langka. Kailangan yung saluyot niya ay medyo ay nagdudulas na siya, mag-iba yung kanyang sabaw. Yan. Masarap po ito kung ang sabaw po niya ay sabaw sinaing ang ilagay niya sabaw ng bigas. Opo. Ilalagay na natin yung ating ampalaya. Ang sarap po ng lasa niya. Tama na yung kanyang patis. Pwede kang magdagdag kung gusto mo ng mas maalat pa. At ilalagay na rin natin itong ating konting spinach na dahon. Dahil wala akong dahon ng malunggay, may spinach akong konti. Yan na lang ating ilalagay. Mas maganda rin kung malunggay. Tapos hindi na natin siya hahaluin kasi yung ampalaya, papait siya. Ayan na lang natin siya na maluto. Babawasan lang natin yung lakas ng apoy niya para yung ampalaya ay hindi siya mabiglang maluto para hindi siya mapait. Yan, babalikan natin siya ulit. Hindi na natin nadagdagan ng pampaalat niya pero nasa inyo yan kung gaano kataas ang gusto niyong alat. Yan, napakasarap po ng sabaw niya pero mas masarap pag hindi po siya maalat kasi yung sabaw niya ang sarap, mas masarap. Nandun lahat ang lasa niya. Yung combination ng ating sahog, mga gulay, nandun nagsama-sama na sa sabaw. Kaya mas maganda kung mas matagal natin siyang pakuluin niya. Napaka-sustansya po. Ang inabraw ay ito lang, ni-inaan lang siya sa laga-laga lang siya. Papakuluan mo lang siya sa kanyang sabaw. Napaka-sustansya po.
Pwede nyo po itong gayahin. Pwede po itong sa mga nagda-diet dahil puro fiber po ito. Ayan. Pwede po yan. Itong aking ginagamit. Itong aking kinakain. Ang Ilocano po, kahit anong gulay ay pwede namin gawing inabraw or dinding-ding. Ito ang maraming tayong version ng mga dinding-ding or Ilocano inabraw. Ilocanong inabraw. Yan. Titingnan natin siya. Yan. Ang ating niluluto na lang ay yung ampalan niya. Kaya babalikan natin siya ulit. Saglit lang itong lutuin na yung kanyang ampalaya. Hindi natin siya i-overcook dahil mainit na yung sabaw, maluluto siya ng kusa. Mga ilang minuto lang yan. At pwede na siya. Maluto-luto na po yan. Yan, igay, titignan natin yan. Kikita po ninyo, mag-iba yung kulay ng ampalaya. Hindi na natin siya haluin para hindi pumait. Titingnan natin kung pwede na yung ampalaya. Yan. Kikita ninyo, medyo matigas pa. Tingnan natin siya ulit. Ayan. Luto na po ito. At maluluto na po yan ng kusa dahil mainit pa yung ating sabaw. Nag-iba na yung kulay niya. Hindi na siya katulad kanina na kilaw pa. Ayan. Ito po yung aking dinding-ding. Ang aking inabraw na marami siyang gulay. Ayan. Ito po ang ating recipe video ay inabraw kung tawagin. Sari-saring gulay. Yan. Kung ikaw ay nagustuhan mo, pwede mo na siyang gayahin. Kahit isa dyan ay wala, okay lang. Walang problema dyan. Gayahin nyo na po at napakasarap po, napakasustansya po, napakadaling lutuin. Ito ang aking sari-saring gulay na inabraw. Paki-like po ako, paki-share, paki-subscribe naman po ako. I-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa lahat ng mga gustong nag-uulam ng mga ganito, gustong mag-ulam ng ganito, hindi po karne, hindi po siya mataba, hindi mamantika. Ayan po, napakasustansyang lutong Ilocano, ang aking sari-saring gulay na inabraw. Ayan po, maraming salamat. God bless.